Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome po sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 12 verses 2:7-10. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot: ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong pinagninilayan ko ito, biglang pumasok sa isip ko ang National Geographic. At sa mga pagninilay ko doon, kung titingnan natin ang Animal Kingdom, kung sino yung mga malalakas, ay nai-instinct ang mga maliliit. Ganon din sa mga nangyayari natin ngayon sa laman ng social media, kung sino ang makapangyarihan at mga malalaki na bansa, naiskop-kopin pa rin ang mga maliliit at pagsamantalahan. Ganon din yan sa mga tao. Minsan ang kung sino yung mga may kapangyarihan, ang tingin sa mga maliliit ay kaya-kayanan at sakop nila. Pero kakaiba ang magandang pagnilayan ng salita ng Diyos na ito, na binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan kung kailan tayo mahina, saka naman ako malakas. Napakalalim nito. Kaya magandang pagnilayan, minsan dumadanas tayo ng mga paghihirap, mga kinukutya ng ibang mga tao dahil sa ating mga paniniwala. Nagiging tingin nila ay mahina, kinukutya, pinapahirapan at inuusig. At nagtitiis tayo. Pero ang maganda rito, pinapahayag muli sa atin ng sulat ni San Pablo na ito, na ang kababaang loob. Si Jesus ang modelo ng kababaang loob. Dahil kung merong kababaang loob ang tao, at merong pagtingin na ang lakas natin ay si Kristo, meron tayong pinaglalagyan na ang kakampi natin ay Diyos. Siya ang nagbibigay lakas sa atin at nagbibigay ng kapangyarihan. Kaya magandang aral muli ito sa atin, na sana ang ating attitudes and values ay pahalagahan natin ang kababaang loob.
hindi pagmamayabang o pagmamataas o panlalamang ng iba. Kaya itong mga values na ito ay hamon muli sa atin sa ating pang-araw-araw na gawain upang tayo ay magkaroon ng lakas at ang lakas na ito ay kasama ang Diyos. Manalangin tayo, Ama, magbubukang luwayway sa aming buhay ang iyunawang kaningningan upang kami tumahak sa liwanag ng iyong batas kasama mo bilang aming sinusundang gabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magandang araw po and God bless sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.